guys, this is Riza and welcome back sa aking channel. So for today's vlog, I will be sharing with you 3 easy way on how to do decant. So kung napanood na ninyo yung unang vlog ko guys about sa how to decant a perfume, ilalagay ko yung link dito sa taas and then para ma-watch ninyo kung hindi pa. Pero yun yung unang way natin or steps natin on how to do a decant or paano tayo magtakal. So for today's vlog naman guys, continuation natin kasi kailangan natin ng ibang ways sa pagde-decant lalo na kung yung mga bottles natin or yung mga perfume natin is hindi sila pare-pareho. Okay? So halimbawa si Bath and Body Works at saka si Victoria's Secret magkakapareho, madaling tanggalin yung takip at nozzle, tapos madaling lagyan ng syringe, tapos ipump na lang natin or hilayin natin yung sa syringe, okay na. Pero what about kapag iba na yung perfume, kapag EDP na or UD perfume or UD toilet, ganun. So, yun na guys. Meron ako dito, sample ng perfume, halimbawa si Elizabeth Arden. Nakita nyo guys, para siyang may sugat, meron yung tape kasi dyan ko tinusok yung syringe, yan. Meron ditong crack kasi noong time na nabiyahe siya papumula sa box is nabasag yung takip. Kaya hindi ko nabinenta to ng buo at dinekant ko na lang siya. Ayan. Though meron akong full bottle nito, eto siya. Yan guys, original din po yan from US. Ayan. So eto yung papakita ko later kung paano ko siya idedekant. Kasi kung mapapansin nyo guys, si Elizabeth Arden, ayan. Ayan po. Ang nozzle niya is different po. Tingnan niyo po. Ang hirap po niya. Hindi siya kamukha nung sa na-try natin kay Bath and Body Works at saka kay Victoria's Secret. Sample. Ito yung last time si Bath and Body Works dun sa unang vlog ko about decant. Ganito po yung nozzle ni Dahlia. Ayan. So, kailangan may iba tayong ways para mag-decant. And then, another po na pabango ko na nahirapan ako. Though ito si YPO, ay marami din siyang takip-takip or band-aid ganyan kasi parang may sugat, di ba? Nung dumating naman po sa akin ito at may nag-order sa akin ng decant, nung tanggalin ko po yung nozzle niya, nawala, lumipad, di ko po makita kung nasaan. Tapos, yung takip po niya, ito natanggal. Tapos po, yung nozzle niya dito, ayan, nawala po. So, hindi ko naman po ma-insert yung syringe dyan, kaya, naghanap ako ng ibang way para ma-decant ko po siya. Ayan. So, papakita ko rin po kung paano ko dinidecant si YTO. Super bango nito si YTO. Grabe to. Kabog na kabog. Alam niyo po ba guys, na ginamit ko ito nung isang araw. Tapos yung bubuyog, dapo ng dapo sa akin. Ayan, nung nasa labas na po ako. Kaya kung gusto nyo si YTO, try nyo na at orderin na ninyo. Kasi ang lakas nito, parang, alam mo yung pagka-sweet niya. Floral ito na sweet pero powerful siya. Dinidecant ko rin po ito si Avon Care Baby. Ayan, lavender, calming lavender, alam mo, nangangating ilong ko. Calming Lavander Cologne. Ayan. So, cologne ito ni Avon. Ayan. Na trending po kasi ito sa TikTok. Ba't nangangati yung kilay ko? Ano ibig sabihin nung nangangati yung kilay? May pera bang darating? Anyway, ito po si Calming Lavander. Na trending po kasi ito sa TikTok. Ayan. So, trinay ko rin po siyang dinecant. Ayan. Meron naman po mga nag-order sa akin, nag-try. Kaya nagustuhan din po nila. Very calming in fairness sa lavender din po nito. Ang sarap makakalma talaga. Gustong gusto ko rin po ito. Binabaon ko nga ito sa trabaho. Yung decant po niya. And then lastly, meron po akong EDP. Which is itong Adidas or Adidas. Yan. Kung makita niyo po, bubuksan ko yung nozzle niya. Ay yung takip niya. Ayan po. Then sa loob po niya, pag tinanggal yung nozzle, ganito po siya. Ganyan. Ayan po. So, hindi ko rin po mapapasok dito yung syringe. Tapos po, kahit tanggalin ko po itong puti niya sa nozzle niya, meron po siya sa loob. Ayan po, yung parang
ano, silver balls ba yun? Kaya kahit i-insert ko po yung ano, insert ko po yung syringe ko na may needle, hindi po niya kakayanin. Wala po siyang kakapitan or masisip-sip. Balik ko lang. So, paano yung gagawin natin? Ano yung gagamitin para makuha natin yung juice ng mga pabangon na ito? Ito lang po yung ginagamit ko. Same pa rin, syringe. Ayan. Yung syringe na merong needle at saka yung syringe na walang needle, gagamitin natin yan. And of course, little funnel or embudong maliit. Ayan po. So again po, kapag sa syringe, meron na kayong ginamit na syringe para sa isang scent, yun na lang po yung gagamitin ninyo sa scent na yon. Hindi po pwedeng paiba-ibang scent yung gagamitin ninyo sa isang syringe. Same po with funnel or embudo. Kung ginamit nyo na po ito sa isang scent, hindi na po kayo pwedeng gumamit sa iba. Para hindi po mag-mix yung amoy at hindi po magalit yung client na iba naman yung pinadala mo sa akin. Ganun. Okay po? So, yon. So, let's start. I will be showing you kung paano yung gagawin ko po. Ito po yung workstation ko. Bale, ito. Dinagdag ko si Darkies. Unahin natin siya kung paano yung unang way. Pakita ko lang po ulit. Which is nalagay ko na to sa unang video ko. Sa vlog na una. Yung si Dahlia. Ganun din po yung gagawin natin. So, tanggalin ko lang si Darkies. Ito si Darkies, guys. Ayan yung barcode niya. From US ito, si Darkies. Ayan. Alam niyo ba yung old packaging ni Darkies, which is ito, is sobrang bango nito ngayon. Gustong-gusto ko na siya. Pero dati, nung na-hype ito kay Heart Evangelista, hindi ko pinapansin. Pero ngayon, ayan na. So, let's start. Ilalagay ko ulit. Ganyan po. Shoot ko lang dito yung nozzle. Tapos, hilain ko lang po. Ayan. Shoot lang po natin. Tapos, ganyan po. Though may hangin po kasi pag hinihilang ganyan. So, kaya, prefer ko po yung i-pump. Ayan po, ganyan. Mas may nakukuha ako pag pump. Pag po kasi hinihila to, more on hangin ang nakukuha ko. Pero, ayan. See? Sample kay Darkies. Ayan po. Favorite ko ngayon si Darkies, in fairness. Nahanap-hanap ko yung mask na scent niya. So, i-close ko na po si Darkies. Pakita ko naman po itong si Elizabeth Arden kung paano ko po siya dinidecant. At kung mapansin niyo po kay Darkies kanina, wala po yung needle ng syringe. So, dito naman kay Elizabeth Arden, kasi po, di ba yung nozzle ni Elizabeth Arden is different po. Hindi po siya makakakuha yung syringe natin once na sinaksak natin doon or pinump natin. So, ang ginawa ko po dati is, binutasan ko po dito si Elizabeth Arden. Maliit na maliit lang po, kung mapapansin ninyo. Ayan po. Ayan. So, sakto lang po. And then, bubuksan ko lang. Ayan. So, kukunin ko lang po dito. Higa ko lang po. Which is ito naman po, masyadong madali na po ito. Higa lang pong ganyan. Huwag lang maano. Tapos, kukuha po tayo. See? Nakita po ninyo. Ayan. O, diba? Ayan po. Ang maganda po dito na nabutasan ko yung gilid niya is yung kapag kumulang, sumobra, pwede ko pong ibalik. Yun yung kagandahan nito na kapag sa side mo siya, nabubutasan or na de-decant. Ayan po. Pwede ko pong ibalik ito para walang sayang. Ang bango ang fresh ni ano. Parang ano, Chaana green tea na fresh. Balik ko lang po. Ayun. Same with YTO po. Ganon din po yung ginagawa ko. Though hindi ko mahanap yung syringe ni YTO. So, agad lang po kapag nagbutas po tayo, is takpan po natin agad para hindi po mag laho or ma evaporate yung juice. This is the same with YTO po. Diba wala naman pong nozzle si YTO, nawala, natapon. Kaya hindi ko rin po siya matusok yung syringe. Kaya dito ko po binubuksan si YTO. So, nakahilang,
nakailang butas na po ako kay YTO dati dito, tapos dito. Isa po kasi si YTO sa mabenta ko ng Decant, kaya medyo marami na siyang butas. Konti na lang po yung juice nito, ang dito na lang po yata. Yan, so meron na akong extra dito, pero ito muna, paubos natin. Yan. Adidas EDP, if ganito naman po yung nozzle ng inyong pabango, tapos ito, glass pa, syempre hindi mo pwedeng butasan yan. Once binutasan mo po yan, is mag babasag na po. So, ito yung sample bottle. Don't mind the label na lang po, since sample ko lang po ito. Buksan lang po natin, since para hindi tayo magbukas ng bagong bottle. Ito na lang po. Then, lagay po natin yung mini funnel. Ayan. Shoot lang po natin dito. Kung pwede, hiramin ko muna itong takip ni Darkies. Tabi lang natin to. Ayan. Tayo natin dito yung, wait, naka-velvet petals lang. Tayo natin. And then, ito po, ganyan lang po yung gagawin natin. Spray-spray lang po. Ay, natama. Spray-spray lang po natin. Ganyan. Yun. So, nakita niyo po yung, ano, ito po yung nakuha natin sa tatlong spray o apat na spray from the EDP to using yung funnel. So, ayun po, ganun lang po yung mga ginagawa kong way or technique kung paano po ako mag... So, again, I have this Darkies or this syringe na walang needle. Tapos po, meron akong syringe na merong needle. Then, meron akong funnel. So, yan po yung mga kailangan natin once na nag-decant po tayo or ibang way po sa pagde-decant. Again po, we only have 2 items na kailangan natin para sa tatlong easy step ng pagde-decant, which is yung syringe, tapos po yung mini funnel. Ayan. So, kayo na po yung bahala kung saan po kayo gamay, kung saan po kayo nadadalian. Pero yon, ang sa akin lang po is i-share ko sa inyo para if ever na maisipan ninyo mag-decant is alam na po ninyo yung gagawin ninyo. At kung gusto po ninyong malaman kung saan ko po nakuha itong dalawang peripherals ko, ilagay ko po sa description box yung link kung saan po sila makukuha. Okay, at the same time po, please follow my Shopee account. And then, pati po yung aking FB page para naman po support nyo na rin po ako. And, ayun lang po. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!